andun siya sa bookshelf. So yung books parang yung mas mga mostly Christian books yung nakalagay doon. Nakita ko nagtatago doon yung mga langgam. Tapos parang siyempre nilinis ko. Ngayon, parang nilid lang ako ng Lord, ginamit niya yung mga langgam para mabuksan ko yung isang book doon, yung Worship, Warfare, and Intercession. Tapos, kasi hindi ko naman lahat nababasa yung book na yon, so may portion ng book na nalalampasan ko. Then, nabasa ko sa isang portion ng book. Kung kilala nyo si Robert Mist na naging bisita ng IFP noon, 2012, kasama niya si Jill Shannon, yung kumanta ng si Jill Shannon yung Song of Cherubim, yung Holy, Holy, Holy. Naalala niyo yon, Ate Jen? Siyempre naman. Ate Marlene, Nance. So, yung siya yung kumanta noon. So, yung Song of Cherubim. Tapos kapartner niya si Robert Mist, kasi si Robert Mist pala na-miss out ko to ilang taon na. Pero siguro napapanahon na para nung nabasa ko yung portion ng book na yon na nagtestimony siya na kung bakit niya sinulat yung libro na worship, kasi yung book na yan, yung Worship, Warfare, Intercession, yan yung mas lalong nagpaapoy sa amin ni nanay na ganun pala, parang nag-worship tayo pero ang totoo pag nag-worship tayo, umaakit tayo sa place ng kung saan nandun si Lord, may ascension dwelling place. Kapag naka-ascend ka during worship, pag nakapasok ka sa worship na malalim, doon ka makakapag warfare kasi habang wino-worship mo yung Diyos, yung Panginoon, lalabas yung kapangyarihan niya sa katawan niya, and then yung kapangyarihan niya ang babalot sa'yo. At kapag nabalot ka, ready ka na pag-warfare. Kaya ganun na lang kami katapang ni nanay. Kasi meron kaming ganung revelation. Kaya matapang kami mag-warfare na kahit lahat na yata ng demonyo sa mundo na tawag namin. Kasi hindi kami natatakot. Kasi si Lord yung talagang lumalaban, hindi kami. We're just instrument. So, and then, diba nandun ka sa spiritual realm, nag-warfare sa realm na yon in the spirit, lalo na kapag nag-worship ka in spirit and in truth. Tapos, after nun, pagkatapos mo mag-warfare, tsaka ka naman bababa. May worship, warfare, and then pagbaba mo, intercession na yung kasunod. Yun yung time na nararamdaman mo yung heart ng Lord sa mga lost pa. Yun yung time na so, during that time, yung dun pumapasok yung revelation during intercession, kung ano yung mga dapat ipag-pray. So, ganun yung flow namin simula nung na-receive ko yung revelation ng worship, warfare, and intercession. Yun na yung pinaka-trabaho ng ating grupo. Tapos, then, nagulat ako sa testimony ni Robert Mist kung paano niya nasulat yung book na yun, kasi nag-umpisa yun sa isang testimony. While he is praying sa isang church, nakapikit siya, dinala siya sa ni Lord ng I think vision yun pero parang nandun siya. Hindi siya open vision, nakapikit siya pero yung spirito niya, habang nakapikit siya, dinadala siya sa heaven. So, nung dinala siya sa heaven, pinakita sa kanya kung paano mag-worship sa heaven. Pinakita ng Lord na napakadami, millions of people nag-worship sa heaven, pero pinatutok siya dun sa 24 elders. Ganito palagi nangyayari kapag nag-worship na talaga yung 24 elders. Ang ginagawa nila, huhubarin nila yung mga corona nila, tapos magpapatira pa sila, luluhod sila, tapos yung iba dumadapa talaga, as in nakadapa, lay flat sa floor. Tapos yung Lamb of God, pagkatapos siyang mapuri, pinuntahan niya yung 24 elders. Tapos sabi niya, tapos pinulot ni Jesus yung corona para isuot uli sa kanila. Tapos, ang sagot ng 24 elders, "No Lord, you alone are worthy to be praised, to be crowned." Tapos, after nun, nung sinabi nila yon, pinakita sa kanya actually yung revelation type of worship. Kasi yung all glory, all blessing, all power to Him who sits on the throne. So, yun yung worship na pinakita, yung worship of heaven. And then, pagkatapos nilang sabihin kay Lord nun, that's the time na kinuha ni Lord yung scroll. Pinakita sa kanya na
apat na scrolls kagad ang nabuksan. Di ba merong pitong scrolls sa Revelation? So, sinabi ni Robert Meese na ito yung halaga kung bakit kailangan mag-shift na yung church sa revelatory songs. Meaning, wala kayong ibang kakantahin kundi mga papuri lang. Paano ba yung papuri? Ang Diyos ay makapangyarihan. Purihin ka, O Yahweh, ikaw ay banal. You are holy, you are worthy, basta yung mga ganun yung lyrics. Walang ibang, kumbaga itinataas talaga, yung direktang pagtaas, I worship you, Almighty God. Yung ganun yung mga kanta, kasi ganun yung Revelation song. Tapos, nung sabi ni Robert Meese, kapag ganun daw yung worship dito sa lupa, that's the only time that mas mapapabilis daw natin yung pagdating ng Lord. Kasi kapag nag-isa na yung worship sa lupa at saka sa heaven, na revelatory na rin yung kinakanta sa earth, that's the time na mabubuksan na ni Lord yung mga scroll, mas mapapabilis yung pagdating niya. So nakita niyo yung halaga nun na kapag tayo nakikiayon sa worship. Kaya nung tinuro nila yon, that was 2012. Pero I think, Judel, di ba parang hindi pa lahat nakakatch up eh. Nung time na yon, nung 2012. Kasi ang tagal ng time frame, 2023 na ngayon. Pero ngayon, kumbaga parang, pero ang tagal ng inantay na yon, no? So pero tayo, faithfully, by that time, nakuha na natin yung ganon. Kaya lang, syempre, may pahapyaw-hapyaw na mga songs na sa singit. Kasi lalo na kapag siguro, pagod din kami, parang hindi namin nababantayan din yung mga songs na hindi pala ganun revelatory. Pero sabi ko kay Ian, seryosohin na natin. Kapag ginamit ng Lord yung langgam to para mapuntahan ko yung libro na yun. Kasi hindi ko nga siya napapansin na eh. Diba? Parang, kaya, I want you also to, na kahit na may naririnig kayong revelatory songs na piniplay namin, kung, in your heart, ganun yung nasa puso nyo, that you worship the King of Kings, you give Him kung ano yung nakikita mong character niya. For example, I bless you, Lord, for you are righteous. I bless you, Lord, for you are worthy. I bless you, Lord, for you are, for your righteousness is forever. So, yun lang, parang you are the King of Glory. Kumbaga, itataas natin yung pangalan ng Panginoon in our hearts. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Kasi, at nandun tayo sa Zion. Andito tayo sa Zion ngayon pa lang. Amen. Sige, let's all worship the Lord in Jesus' name. Your name, this is our intercessory song for you, O Philippines. Ruveniate, even on a shiavande, ravavasorande ibane. Oh, your heart will only be for God. Yes, your heart will be undivided. Only for God, you live for God, you breathe for God alone. Your vision is Rivianate Ravasodete Ibeneyan Ruvanat Sheridi. Your people shall be our people, and your God will be our God. We will follow you all the days of our lives. Blessed be the Lord God of this land. This land is yours. This land is yours, our King and our God. We offer everything in this land for your glory alone, to you alone.
We give you everything in this land. This land is mine, says the Lord. Muribin natin, shiriin natin, daroi. I set my people free in this land. I set the captives free in this land. I bring salvation. I bring my people to where I am. This land is mine. I will keep it and protect it from the hour of trial. I will keep you safe. I will keep you warm. I will be your God, your provider, your redeemer and friend. I will be with you till the end. I will be with you, my land. Yeshirenda Ivana Urevanda te ishi. Ay ashanti inate. Ay de ivana sori betenda i. Urevina sa sharate. Urambayan de ate. I will fight for you until the end. Yerababa, shuraba, tandaraba. Thank you, Father God, for this deliverance song that you've given to us. Your intercession song for our nation, Lord. And right now, we continue declaring, Lord God, because kahit anong gawin ng China, wala siyang kapangyarihan sa aming bansa. In the name of Jesus, sabay-sabay tayo itaas ang ating kamay as we declare this powerful prayer in a powerful voice for our nation, for our people. In full authority, O Lord God, we declare together with your saints in heaven, Lord God, we together with the armies of heaven. At the same time, we expect you, Lord, to move as we declare in your mighty name, Jesus, by the power of the blood of Jesus and the Holy Spirit God vested on each of us as ears of Jesus Christ together reigning with Him in full glory in heavenly realms and on this nation. We declare that the Philippines is a Goshen nation, a nation of safety, a place of refuge, a land that will provide sustenance because it is likened to the nation of Israel, which is flowing with milk and honey. A nation that will shine in the midst of darkness to shed the light of gospel of the kingdom of Jesus Christ unto the nations. A nation that will demonstrate the powers of the age that the Lord prepared for us, His saints. The land of the mighty ones mentioned in the book of Enoch to do the will of the Father only, obey His commands and do His bidding. A nation of giant slayers, mighty warriors whom the enemy fears because we are trained and equipped in the full armor of God in every battle, small and great, fearless and full of faith that cannot only move mountains but cities and nations. A nation of David's, Joseph's, Moses, Elijah's, and Queen Esther's that will usher the last day's revival in our land. A nation guarded and surrounded by Michael and his powerful army of warring angels. A nation that China or other nations cannot touch, deceive, or conquer. For the weapon formed against us shall prosper. In every tongue that rises against us in judgment, we shall condemn. Because this is our inheritance as servants of the Lord. A nation whose heart is after God and who's ready to witness the mighty move of God in the eight pillars of our society. A nation that will be protected by the any solar storm, having each sons and daughters of God, the seal of the Holy Spirit and protection of the blood. A nation that is united to cast down every evil imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God and bring every thought to obedience of Christ. A nation that is not bound by Satan, that is free from any bondage through the power of the blood of Jesus.
a worshiping nation who walks in righteousness and holiness in complete humility, a nation whose God is the Lord King Jesus, who holds the reins in our government, the true leader of our nation, Philippines. Lord, we make this solemn declaration corporately, believing and expecting that you will fulfill everything mentioned here according to your will, to prosper our nation and not to harm us, to allow our nation to fulfill our destiny. We ask and declare all of this in the mighty, powerful name of Jesus Christ, our Lord, King, and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Glory to your name. Thank you, Lord. Another game ka na. Salamat, Lord, kay Risa na ginamit yung instrumento upang mag-flow ang inyong spirit mula sa aming tahanan down to the house of my brethren up to the nation of Philippines. Okay. Ikaw muna, Didel. Wala ba na-receive yung mga kids dyan? Kasi yan yung kasi word yung binabasa ka mo. Ah, okay. Wanda? Nag-i-echo lang. Ah, so na yan. Basa ka natin. Parang sa Ate Martin, siguro may ikaw. Hindi mo kasi. Loud and clear ba ako? Hindi ba ka? So, okay. Pupunta tayo sa kung ano natin ngayon is mga shepherd and flocks. Okay. Pag tinignan nyo yung look verse 12 to 32, ito yung topic natin ngayon, shepherds and flocks. Why? Kasi papunta na tayo sa persecution days. Magiging kalaban tayo ng gobyerno dahil ang fellowship natin is number one, hindi nakarehistro. They will require us na irehistro kung gusto natin magpatuloy sa ating trabaho o sa ating ginagawa para ma-monitor nila lahat. And wala tayong leader na tumatayo. So, paano tayo may encourage para hindi bumaba yung pananampalataya natin sa Diyos? Diba? Because the government will hunt us. Dahil sa kakaiba nating sitwasyon. So, when I ask God, ano ba yung pwede dito? So, Luke 12:32. Pag tinignan ninyo yung Lucas, sabi ng God, kinuha ko lang yung kapiraso, ha? Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. Pwede naman yung sabihin na na I will shepherd you. Do not be afraid, for I will shepherd you. Bakit dito, in-identify ng Lord na do not be afraid, little flock. Sino yung little flock dito na tinutukoy ng God? This is the remnants. Malinaw ito na ang kinakausap na dito is yung remnants. Kaya sinabi ng God, do not be afraid, little flocks. Pinadalagang sinabi niya, no? Little flocks. Diba? For your Father has chosen gladly to give you the kingdom. So, saan binibigay yung kingdom? Yan. Commute ka, Nance. Kanino niya ibibigay yung kingdom? Diba? Ibibigay niya daw doon sa na hindi ko na mamalag. Kaya nga nga. So, mga list. So, walang mga pangalan. Sa mga nans, pamute na lang ulit. Mag-feedback ka. May katabi ka bang gadgets?
baka grounded yung phononance. Pag tinignan mo mabuti, pag inaral nyo mabuti itong sinasabi ng God, do not be afraid. Bakit sinabi na huwag matakot? Kasi yung little box na ito, yung pinili ng Father para ibigay sa kanya yung kingdom. Kaya hindi niya tinukoy yung ano, yung power. Yung sabi niya, Father has chosen gladly to give you the kingdom. Yung buong kingdom, sakop yung buong revelation, yung authority, yung power ng Lord, yung wisdom ng Lord, and so on. Maliit lang ito na verse kung pag-aaralan niyo. Pero andito yung maiintindihan mabuti yung pagpili ng God sa mga remnants. Amen. Remnant warriors. Kasi iba kasi mag-multiply ang Lord. Iba ang multiplication niya. Iba ang math ng God. No? Iba yung math ng God. Yung pinaka-fewer or yung isang tao lang, yun ang binibigyan niya ng victory. Para ang tao nga naman ay hindi titingit o aasa saan? Sa kapwa nila tao o sa kakayahan nila. No? Amen. Kasi kung maraming Elijah that time, baka hindi natakot si Elijah patayin si Jezebel. Marami sila eh. Diba? So kung maraming nag-Moses, si Moses na yung nilagyan ng adorno sa mga kung ano-anong kalokohan ng mga taga-Israel dati, no? Baka nilagyan na ng figure na gold si Moses. Kung maraming Moses. Kaya isa lang. Yung maliit lang, the least na pinili niya, yun lang yung nakakaintindi doon sa calling, sa pangunawa, sa tunay na trabaho sa kingdom ng God. Kagabi, nag-uusap kami ni ate, nabanggit niya sa akin, Fidel, paano pag may nagtanong sa mga kasama natin ulit, sino ang pastor niyo? Bakit ba yung issue ito, no? Bakit issue yung pastor? Napaka-sensitive pagdating sa sino ang pastor niyo. Kasi yung magtatanong, pwedeng isipin nila, ay hindi sila gumagalang sa pastor. Ay, pangit yan sa kanila kasi hindi sila kumikilala ng leader. Okay? Maraming negatibo ang pwedeng isipin sa mga house church na kagaya natin. Pero kayo mag-alala, hindi lang tayo. Maraming house church, no? Marami ang remnants na talagang umalis. And minsan, nung bago mag-pandemic, di ba, nakikita natin na yung mga pastors is nag-aalisan sa mga churches nila at lumilipat sa house church. And hindi na nila nilalagyan ng pangalan na pastor sila. But they gather the people, they worship the Lord sa bahay nila, simple as that. Walang pangalan, walang leader. Paano pag may nagtanong, Ate Jen, nakapunta ka na sa fellowship ng mga churches. One time ba tinanong ka na, dito ka na lang mag-church sa amin? Nandito ka na sa C5 ba? Did anyone care to ask you,
Dito ka na lang sa amin mag-church. So far, ano, wala namang ganun kasi, ano, talagang, ito talaga yung chance talaga na nilungkot talaga kay Lord talaga. Kasi ayoko talaga naman. Walang nagsuggest ko sa'yo ng ganun. Wala naman. Ikaw, Nance. Have you encounter? Di ka naman marinig, Nancy. Sige, okay lang. Go, Nancy. So may nag-invite sa'yo na doon ka lang sa church nila. Marami rin nagtatanong kasi wala kayong pasko. Okay, sige. Close your mic. Thank you, Nance. Ate Marlene. Sa akin naman. Mayroon ba? Wala naman. Alam naman nila. Wala bang nila. Kaya lang, sa akin, may nag-choose dapat daw may umbrella. Tapos ano ba may umbrella? The pastor. Parang ano. Pero hindi sila nag-ano sa akin. Dito na lang kayo. At kasi Jan Mark. Na so, nag-ano siya sa ano. May church siya. Hindi sila nag-ano sa akin. Nag-encourage na. Dito ka na lang. Pero may nag-suggest na dapat may umbrella kayo, which is the pastor. Oo, ganun-ganun. May nag-suggest. Dapat may umbrella kayo. Panda kayo sa umbrella. Sige. Yun lang. I-clear natin to lahat. Kasi, ang nagtatrabaho sa fellowship, parang ang nangyayari, kami yung operation, pero nagtatrabaho sa fellowship kasi matagal na panahon is si Lord. Kung maalala nyo, sinabi ni Lord sa Bible, Lord, mayroon doon, sabi ng mga disciples sa susumbong, Lord, mayroon doon mga nangangaso, gumagaya sa atin, naglilihan din sila na may sakit, nagdadasal din sa mga, nagpapalayas din ng mga demonyo, blah, 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 chuchuchu. Doon susumbong sila kay Jesus that time. Pero ang sabi ng God sa kanila, Kuya Ian, do you remember? Yes. What the Lord taught He them? Who yes, is not against me is with me. Okay. Let them go as long as they're with us. They'll also always be with us. Okay. Ano sabi nila? Malinaw ba yun? Malinaw, nakukuha niyo ba yung point ng God? That time, hindi nila kasama si God, si Jesus. Pero sinabi ng Lord, hayaan niyo sila mag-operate. Mag-heal ng sick, mag-ano, no? Pwede naman sabi ng Lord. Ba't di naman sinabi ng Lord na, ba't sila nagkagawa ng ganyan? Tawagin niyo sila. Dapat kasama natin sila kasi ako yung head. Ako, di mo ko tinanong, Didel. Daya mo. Okay, sige. Tinanong ako. Ikaw talaga. Binaypas mo ako. Joke lang. Ito, sagot ko. Sa isang church, nakanak kasi, feeling nila ako yung just pastor totoo. Okay lang. Akala nila ako yung pastor. Sabi ko, sa isang church, na yung traditional church. Okay. Ano bang highest objective ng pastor? Di ba ang highest objective niya, yung, ito ha, don't judge already. Ang highest objective niya is to be like him. Di ba? Sa tagal-tagal ka na nakaupo sa church. The point is, when is the time na ito mga nakaupong ito, ay hahayo na. At there is one, kami yun. Kung baga, high subjective yung pastor to be like Christ, and to go, to be like Him, di ba? Hindi naman all the time sa mamatay ka, nakabuka na lang dyan sa church, di ba? Kaya ka nga lang gano, is to be shepherd, the sheep to be... Ang pinapoint nila, kuya, Ang pinapoint nila dito is, kailangan may tumayong leader. Kaya leader, nga. May pangalan. Okay? May label. You should be a pastor para makapag-operate ka sa kingdom ng God. That is the standard of men. Kasi that time na nandito si Jesus na bubuhay sa earth, ang standard ng men is dapat nagtatrabaho ka sa templo, under ka ng temple ng Roman, di ba? Para yung law ni Moses ang may turo mo. Pero si Jesus, wala siya sa loob ng temple. Nasa labas siya. Yes. Yun ang pinagkaibahan ng nangyayari ngayon sa atin.
pwede question tayo ng mga tao because wala tayo sa traditional church. Yes. Hindi nila tayo nakikitang nag-ooperate na kagaya nila. Nagkakaroon ng comparison. At ito yung pinaka-deceptive na sinabi ko kay ate. You know what, ate, kung ano yung pinaka-deceptive kasi dito? Kapag nakita ng mga church leaders, ah, wala silang pastor. Tinanong, wala kayong pastor? Ay, wala po. Tapos sasabihin, kasi ako nagkaroon ako eh, ng invitation maraming beses eh. Kayo din, di ba? Ah. Yung nakita ng mga leaders na ito, na may advantage, papakinabangan tayo sa church, sasabihin sa atin, dito ka na lang mag-church. Ano sabi kay ate? Iwan mo na yung church niya doon. Si Lord na bahala sa C5, dito kayo. That is the deceptive way ng enemy. Bakit? Kasi kung nagkanya-kanya kami nila ate, at iisipin namin yung komportableng sitwasyon namin, mag-church tayo dito sa malapit para mas okay. Diba? Mas okay yun. Kasi hindi babiyahin ng matagal, walang traffic, makauwi ng bayan, blah, blah, blah. And then, ang church na malapit is 4 hours lang, okay na, uwian na. Diba? Napakadali, napakasimple sana na buhay. But the thing is, alam natin kung anong narinig natin sa Diyos. Nag-agree kayo? Alam ninyo kung anong narinig nyo sa Diyos. Alam ninyo kung anong naging instruction ng Lord. Alam din ninyo yung calling ng fellowship. And yun nga yun eh. Hindi natin pwedeng i-deny si Jesus na kasama dito sa fellowship. Judel, excuse na, me. Kung hindi kami sumunod ni nanay at nagduda kami, walang ngayon kung wala noon. Wala kami obedience noon. Wala tayo ngayon. Wala. Kasi walang mag... Kasi hanapin natin yung kanya-kanyang komportable na kalagayan eh. Dahil may mga pamilya eh. Unahin na... Pero malinaw yung sinabi ng God. Diba? Sino man ang nagmamahal ng labis-labis sa pamilya niya, asawa niya, sa anak niya, sa magulang niya, is not worthy of me. Hindi daw karapat-dapat sa Panginoon kung sino man ang nagmamahal ng sobra-sobra at labis-labis sa magulang at saka sa anak, sa asawa. Is not worthy of me kasi nga walang ibubungang sakripisyo sa pagsunod sa Panginoon. Kasi isipin lang nun, kagaya ng mga nandito na churches, dito ka na lang kasi malapit lang dito. Tsaka ano, hindi ka mahirapan magbiyahe, makauwi ka maaga, blah, 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 blah. No? Why we are in this topic? Kasi kukunin ng enemy yung advantage nila sa atin para ma-deceive tayo. Darating yung time na ganito. Kita na kasi ng kaaway na unti-unti nang nagbubunga eh. Yung alam niyo yun, yung para bang ito kasi naka-imagine na kayo ng prutas sa puno. Prutas sa puno. So imagine yung prutas sa puno, mahihinog na, iaanihin na, papakinabangan na. No? So nakabang na yung enemy. Gusto niya siya makinabang. I'm not talking about the pastor, ha? I'm not talking yung deceptive spirit na umaatake. Ganun. When God put His servant, when God chooses His servant to be in His kingdom, yung hand ng God is nasa tao, nasa buhay ng tao. Kaya nga hindi ganun kadali yung mga pinagdaanan eh. No? Kaya nga yung sakripisyo ganun-ganun na lang eh. Ano ba ang sinabi sa Matthew 2:6? And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah, least among the leaders of Judah. For out of you shall come forth a ruler who will shepherd my people Israel. This is the prophecy to kay Jesus. Diba? Nakuha nyo? Kumuha si Lord. Hindi, pwede namang ganito kasi nangyari. Nung si King David pa lang nakaupo, ipanganak na si Jesus. Pero ang ginawa ni Jesus,
natanggal mo na yung reign ni King David at doon sa pinakadulo ng hibla ng kamag-anak, doon pa kinuha yung punla or yung root. Hindi nga sa kanila talaga eh, di ba? Kasi Jesus is birth from the Spirit eh. Oh. Doon pa kinuha para magkaroon ng pamilya si Jesus. Sa mahirap na pinakamahirap, hindi doon kay King David pinanganak si Jesus. Although prophecy sa line niya. Bakit hindi doon sa mga anak-anak? Baka pwede, no? Hindi ginawa ng God. Kasi nga gusto ng God doon sa pinakalis. Inanap ng Lord yung hindi niya, hindi masyadong kilala. Bakit? I want you to hear this from God. Ayaw ng Lord nang hanapin ninyo yung mga kilala ngayon. Nasaan sila? Ligaw sila. Bethel, Hillsong, Benny Hinn. Nasaan sila? Cindy Jacobs, Joyce Mayer. Nasaan sila? Sa limelight. Ligaw sila. Kasi ilaw sa glory. So anong ginagawa ng God ngayon? Maduduplicate pala ng enemy, kukuha ko doon sa mga hindi kilala. Ginapang ng Lord yung mga list of the list. Punta tayo sa banquet ng God kung saan mayroon daw siyang prepared na banquet, di ba? Magpapakain siya kasi may ano sa may hapunan doon sa kingdom niya. Banquet, yung mayaman, no? May matend ba? Wala. Na friend niya, kamag-anak niya, best friend niya, kapwa niya padrino na mayaman, milyonaryo, sino ang kinuha para kumain doon sa banquet? The blind? The poor? And the lame. Okay? Sino yung mga yun? In the spiritual or hindi natural eyes. Sino yung mga yun? Sila yung mga patapon. Sila yung mga nagkakasala. Rejected sila. Hindi sila pinaniniwalaan ng tao kasi wala silang future. Wala silang pangalan, walang tinapos, hindi na Bible scholar, hindi na ganito. Ay, wako, wala sila sa standards ng men. Bagsak sila sa standards ng men. Brankahin na natin, Judel. Wala sila sa standards ng traditional church. Wala talaga. Oo. Wala. Sorry to say. Ay, hindi nakapag-aral ng ganito. Hindi nagparehistro sa ganito. Eh, wala naman palang experience yan sa ganito. That is the standards of men. Ito nga masaklap, Judel, eh. Yung meron din ako naringgan dati na parang dahil maraming beses na siyang backslider, ang comment is parang parang indifferent na yung pastor. Ibig sabihin ng indifferent, nanlalamig na siya dun sa tao na yun na umaattend sa church niya. Kung pwede lang patalsikin kasi nga backslider. Pero hindi ganun ang heart ng Lord. Hindi ganun. Pinanggigilihan ng mga churches kapag halimbawa nasa loob ka ng church na malaki o maliit na church, pandidirihan ka kapag nakikita ka na sa kasalanan, hindi ka nila i-encourage pabalik sa Diyos. Yes. Hindi ka nila mamahalin. Hindi ka nila patatawarin. Baliktad eh. Baliktad ang standard ng men sa tao. Judel, kaya, sabi nga ni Pastora Irma yung na-meet ko sa IFP, sabi niya, kung sino pa daw yung mga Kristiyano, sila pa yung malulupit talaga manghusga kasi naranasan niya mismo as a pastor. Pastor na siya, ha? Pero yung mga nasa loob sa church, talaga yung grabe daw talaga yung judgment. Kala mo pumatay siya ng tao. Ganun daw yung ano, trato yes. Sa kanya. Lalo na, kung ang ibibibig mo, galing daw sa Lord revelation, tapos ibababa mo sa kanila, wala ka namang posisyon, knockdown ka, iha. Sipahin ka palabas ng church. Judel, ganyan yung nangyari kay Ate Sol. Kaya umalis siya. Ganyan nangyari kay Ate Sol. Okay, hindi ka pastor, ba't nagsasalita ka dyan na kinausap ka ng God? Ano kasi, ka bali? Judel, kasi nagselos daw yung pastor niya dahil keso hindi nakakarinig, tapos siya nakakarinig. Tapos parang ayaw ng pastor niya na parang siya yung tinitingnan ng tao, gusto ng pastor. Siya pa rin yung parang sana makarinig. Kasi hindi siya nakakarinig eh. But the problem is, hindi, kaya nga nag-raise up ng prophet case, Ate Sol. Nagtatrabaho si Lord sa list of the list. Please, wag kayong malito ha, Jillian.
kahit kasatay, sabi mo kaya atis ang patay ni Elifer. Hindi natin kaaway ang mga pastor, okay? Ang tinitignan natin dito at nilalatag, yung trabaho ng enemy, you need to be aware and kailangan maintindihan nyo ito in the spirit. Para makapag-ingat kayo. At hindi nyo may kumpara ang standard natin sa standard nila. Kasi wala tayong tinitignan dito na standard eh. Ang meron lang tayo dito. No? Nginapahiya ako din siya ng walo. So pag nakita nyo yung what is the character of God? Tingnan nyo na lang yung character ni Jesus. Nung nandito si Jesus sa earth, bakit hindi niya dinala yung 12 disciples sa loob ng temple? Eh nauna na yung temple ginawa. Para sa law of Moses, obedience sa God ko, no, di ba? Bakit hindi pinasok ni Lord yung mga followers niya saan? Sa temple. Kaya siya kinot siya eh, kasi nga, kalaban siya, kalaban ang tingin sa kanya kasi nga, hindi naka-align yung turo ni Jesus sa temple. Naka-align si Jesus. Saan si Jesus naka-align? Nagsasabit si Jesus, sabi ni Sadu, every midnight, naghaharap yung Father and Son, nagmi-meeting sila. Oh, dito ka pupunta. Ito, bukas, ito yung assignment mo. Bukas, ito lang yung pagagalingin mo. Kahit sino, wag mo hawakan. Yung bulag lang na yan. Yung pilay lang na yan. Amen! Hindi nagsab... Kaya nagagalit dati yung mga Pharisees and seducers kay Jesus kasi hindi nagsasubmit si Lord doon sa line or standard ng tao. Wala siya doon. Kaya ganit sila eh. Kaya lagi nilang pani-question. Huwag nga maging bago sa inyo kung pani-question tayo ng pani-question sa labas. Tratuhin yung normal yan. Persecution yan. Magiging normal sa atin. Judel, persecution kasi yan eh. Part yan ng persecution. If you really want to follow the ways of Jesus Christ, take up the cross. Tanggapin yung, tanggapin natin na magkakaroon tayo ng mga ganyang pagtatanong. Saan nyo kinuha to? Paano to lumabas? Nag-ano ba kayo? Anong ginawa nyo to? Oh, dapat mayroong ganito bago nyo to binigay sa tao. Sinunod nyo ba yung ganito? Kasi sa Bible scholar, may ganito kaming ginawa bago kami nagbigay ng ganyan. O paano nyo yun haharapin? O paano yun ang gagawin natin dyan? Anong sabi? We're not under the law of men, but we're under the law of Christ. The grace of God. Oh. Oh, diba? Malinaw yun. Kaya, kapag nangyari ito, o mangyayari na naman, at mangyayari pa rin ang paulit-ulit yan sa atin, magkaroon tayo ng good heart to really testify. Alam nyo sa tutusin, hamon yun eh. That's the time na pwede nyong itestimony sa tao that God really works in wonders. Nagtrabaho po ang Diyos sa amin ng ilang taon. Kaya namin nakuha lahat ng revelation. We pray and fast. We cry out to God. We worship the Lord. We cry out for other people. Kami po ay diba? Hindi para i-boast yan ha. Pero magiging testimony. Kapag may nagtanong, it's the opportunity para matestify ninyo kung ano yung binigay ng God. Kung gano'ng kabuti yung Diyos. Do not hide. Wag ninyong hayaan na alam nyo yun, yung para hindi tayo questionin is magpanggap tayo na may leader o kaya sabi natin, ay, hindi po kasi ano, siguro susunod magkakaroon kami ng ganito. No! Diretsuhin nyo sila na ito po kasi yung pagkatawag namin. Ito po yung dito kami dinala ng God. Nanggaling na po kami sa mga churches at hindi po namin kayo kinukontra.
mataas yung respeto namin sa inyo. Pero iba po yung pinapagawa sa amin ng God. At naiintindihan po namin na kung may question sa amin, pini-question nila yung trabaho ng Diyos. That is wisdom. When you talk to other people, ask wisdom. Lord, how can I deal with these people? Sabi mo, bibigyan mo kami ng salita kung paano kami sasagot sa mga taong may otoridad. Remember that verse? The Lord will put us, His mouth. Diba? The Lord will put His mouth unto us. Kasi papunta na tayo dito. Napansin ninyo, lahat nire-rehistro na. Lahat gusto na, ano, naka-code. Lahat naka, ano, naka-serial number. Lulit na yung mundo kasi natin eh. Kasi nga, hindi pa namamatay si Nabil, sinabi na niya, papasok na tayo sa persecution. Ang sign ng persecution is pagpasok din ng glory ng God, ng kingdom ng God. We need to rejoice. We need to greatly rejoice. Lord, ito na yung sign. Salamat. Nandito na kami. Padadaanin mo na kami sa ganito. Ezekiel 34:23, then I will set over them one shepherd for the remnants, only one shepherd. Bakit? Iisa na lang mapapakinggan nila eh. My servant David, and I will feed them, he will feed himself and be their shepherd. Ano yun, Jujel? Ezekiel? 34:23. Makita nyo? Psalm 79:13. So we, your people, and the sheep of your pasture will give thanks to you forever. To all generation, we will tell of your praise. Psalm 103. Know that the Lord Himself is God. It is who He made us and not ourselves. And we are His people, the sheep of His pasture. Ang problema, gaganitohin kayo ng tao eh. Lahat naman tayo eh, pinapastula ng Panginoon eh. Pero kailangan pa rin may, ano, may leader. walang lusot, no? Lahat naman tayo eh, pinapastol ng Panginoon eh. Pero kailangan pa rin may leader. Paano niya i-deal yun? Deal them with love. Okay? Alam po, naiintindihan po namin yung pinupunto nyo. Pero naranasan po namin ng sobra yung kabutihan ng Diyos. Kaya namin Diyan lang, ano ko dyan, asa na experience ko din yan. Kasi yun nga, naalala mo na nung ano, nung dumating si Nancy sa airport, may kinausap akong bata. Akala nila pasar ako. Dalawa naramdaman ko. Masaya ako. Malungkot ako kasi hindi lahat ng dapat ang nagsasatanggal ni dapat pastor lang, which is mali, di ba? Dapat lahat ng Kristiyano maging tulad ni Lord na boldly proclaiming the gospel not ashamed, Romans 1:16. Although, yes, we are the fruit of the labors, God's labor. Yun. So go on. Kasi pagka, minsan, kapag ang tao nakikita ninyo na papunta na kayo sa debate, huwag niyo siyang sasagutin ng verse. Hindi kasi titigil yan eh. Sasagutin lang kayo ng sasagutin ng verse. Babatuhin lang kayo ng babatuhin. And so, do not do that. Rather, ask the Lord ng wisdom
kung paano tatahimik yung bibig ng enemy. Dahil ang tao mahilig sa debate pagdating sa Panginoon is may religious spirit. Hindi sila papayag na i-turn on yung table basta-basta. Turn the table upside down. Yes, hindi sila papayag. So dahil lalo na kung mga nakapag-aral, mga intelihente sa Bible, syempre titignan nila na ayaw nilang mapahiya. Oh, yeah, nga eh. Paano kung pag naka-encounter sila ng gano'n, anong, di ba, ba't ready sila? Na... Yes, kuya. Tapos talaga gano'n. Di pwedeng ikaw lang ang leader tingin. Paano pag may nakitang may mas... Tulad mo, Didel, bukas ka. Full gospel in church. Tapos yung pastor na... Ako kung ako siguro, I submit to... Two-way submission yun. Didel, kasi sabi ni Lord na... bond servant be submissive to a master. At same time, yung bond servant have respect also to the leaders. May union talaga. Kasi minsan, naka-encounter na ako ng ganyan eh. Binato niya ako ng verse. Tapos na-design ko na makikipag-debate siya para ma-prove niya yung sarili niya na maling walang pastor. So, ang last strategy ko... Last resort mo. Okay? Ang last resort ko is nginitian ko siya. At sinabi ko sa kanya, alam ko po kung saan ako nilagay ng Panginoon. Malinaw po sa akin yun. Because kung babatahin ko siya ng verse, hindi ko mapapatahimik yung enemy. Pero pag sinagot mo siya ng malumanay at alam mo na magiging malinaw sa kanya yung sagot mo, bumisay siya sa akin. Ah, okay. Sometimes, we need to discern kung paano tayo haharap sa ibang tao, lalo na kung medyo aral kasi mataas yung pride minsan, hindi sila papayag hindi ka mataturn down. Parang if you strike you on your left cheek, papastrike mo na yung right cheek mo, para, di ba? Yan mo na. Wag na tayong mag... Oh, you need to mind. Wala naman. Kasi ganito yan, kung sila may gustong patunayan, tayo wala. Lagi yung isipin yan. Wala tayong pinapatunayan sa tao, kundi yung kabutihan ng Panginoon. Tapos na. Yun lang. Actually, pagbatuan talaga ng scripture. Hindi natin pinapatunayan na, pinili ako ng Diyos. No? hindi, ako pinili ng Panginoon doon sa ano namin. No. Kailangan dala natin yung mantle ng Lord kahit saan tayo magpunta. Mantle of humility. Yeah, tama. But be sure na hindi natin matatouch yung spirit kung ano man yung meron sa kanila. But makikita pa rin nila yung light sa atin. Amen. Na hindi tayo mag-boast. Ang ibo-boast lang natin dito is yung trabaho ng Panginoon, hindi yung pangalan natin. Let him boast that he knows kasi, me. Binga sa Jeremiah. Kasi masyadong hindi nila tanggap kasi masyadong iba eh. Alam mo yun, paano may papaliwanag sa Bible scholar na walang Holy Spirit inside? Na kinakausap ka ng Lord at narinig mo yung instruction ng Lord. May sasagot sa iyon. Didel, sa Asbury Revival, walang mga leader o sikat. Bumagsak Holy Spirit sa mga kabataan, walang kilala. Diba? Kaya nga. Sinabi nila yun sa Asbury Revival. Malulunod sila eh. Bakit? Kasi ang dami, pag alam mo yun, pero kung nakikita, opportunity rin tayo, kung nakikita natin yung mga leaders, naghangad na, alam mo, wala kami niyan. Kung naghangad sila na, nakita nyo na gusto nilang magpaturo kahit wala tayong label, go ahead, feed them. Bigyan nyo sila ng bigyan ng kung anong resource meron tayo. Kasi yun din yung kailangan na di-design natin yung pangailangan ng nakaharap natin at yung ayaw nilang matanggap. Huwag natin ipilit. Kasi hindi sila ready. Kahit anong gawin natin dyan, hindi nila tatanggapin yon. Kasi nga, ang hirap explain ng pag naka-encounter ka ng isang taong leader tapos biglang sasabihin mo
nasa church ka na walang pangalan, walang sinabi, nako. Para silang, para kang, ano, para kang tumawag ng storm. Para bagyuhin ka. Ganon, ganon yung feeling. Okay? So, First Peter 5:2, shepherd the flock of God among you, exercising oversight not under compulsion but voluntary, according to the will of God, and not sordid gain but with eagerness. First Peter 5:20. Christ suffered for you. Diba? Shepherd the flock of God. Oo, sina. Tingnan niyo dito si Peter, nung sabi niya, shepherd the flock of God among you. Do you observe? Nagsasalita yung fisherman dati. Diba? Oo. Oh, did see, kuya? Anong sabi niya? Shepherd the flock among you. Hindi niya sinabi, get the leader to be the shepherd upon the flock of God. Direct niyang utos, shepherd, alagaan niyo yung tupa ng Panginoon na nasa inyo. Not malinaw ba yun? But you be example to the flock. Alagaan daw ninyo yung tupang nasa inyo. Hindi nagsabi si Peter dito, umanap kayo ng leader at paalagaan ninyo sa kanya yung tupa na nasa inyo. See? I was depending dito kay Holy Spirit ngayon kasi hindi rin ako Bible scholar. Hindi ko rin ito maiintindihan lahat, no? But tingnan, actually, itong mga verse na binibigay ko sa inyo, ngayon ko lang din binabasa. On the spot, kasi walang time eh. On the spot din lahat, hindi ko lang po ng tulong sa Lord. Hindi ko ito inaral kagabi o kaninang madaling araw, wala. Nakadepende ako ngayon kay Lord. Wow. Hindi tayo matatalinong nila lang eh. Wala tayong talino. Si Lord lang ang meron. Glory to God. Exercise oversight, not under compulsion. Diba? But voluntary. Walang bayad. Voluntary. Nagpo-voluntary lang tayo. Okay? Pwede naman sinabi dito, hire someone leader. Wala eh. According to the will of God. According to the will of God. Ulitin po. Exercise oversight. Ano yan? Anong version? First Peter? Sabihin mo muna. Five verse 2, kuya. Akala ko nandun ka na eh. Hindi. Malapit. Dancing nasa 6 ako eh. Shepherd the flock which among two. You serving overseers not by compulsion but willing, nor not for dishonest gain but eagerly, nor for the Lord over those who trusted you, being example to the flock. Okay, malinaw. And when the chief shepherd appears, you receive crown of glory. Bakit hindi naglagay ng standard si Peter dito? Nakubuha kayo ng leader, tapos ipa-shepherd nyo yung flock na nasa inyo. Ang utos ni Peter dito, malinaw, ang sabi lang niya, alagaan ninyo yung tupa ng Panginoon na nasa inyo. Amen. Nasusundan nyo? Clear ba? Clear? We are the shepherd. Okay. Exercising oversight, not under compulsion. Voluntary lang. Nagagawa naman natin, di ba? Hindi tayo mga bayad. According to the will of God. Alam niyo, pag hindi will ng Lord, tibog. Timbog agad. Hindi tatagal pag hindi will ng Lord. Tumagal man, kasi nga, nakahook na yung spirit ng Jezebel and Ahab doon sa church, kaya tumatagal sila, hindi naaalog kasi nga, ang laki nung wall na nilagay ng kaaway, and kapag walang mag-spiritual battle, hindi makakalis yung mga tao doon. Look what we did nung palagi tayong nag-spiritual battle at
nilip up natin ng nilip up itong buong Pilipinas, na-expose yung gawa ng kulto, di ba? So, ang daming na-raid at kung ano-ano pa, and so on, hanggang sa napunta pa sila sa Senado, di ba? So, glory to God. Kasi mataas yung wall eh, Jericho wall eh, makapal yung wall. So, wait lang ha. Kasi yung iba kong printout, hindi na print, pagka, parang feeling ko pag nare-rest ng matagal yung, ano namin, yung printer namin, sobrang bagal niya. Super bagal talaga. But, meron ako isa pang bubuksan sa inyo. Anak, kayo niya ko tissue yun. Tissue, kanya. Kanya ko ng tissue. Kaya niya ako ng ano, alcohol na. Kasi nakahawak ako ng mantika eh. Dudel, kamusta, nakapunta ka na ba kay ano? Bukas pa kuya, kasi pati oh, pati nga yung araw ng pagpunta ko doon, Lord, samahan mo ako. Yes. At ayoko ng encounter na iba, gusto ko encounter lang ni Lord. Kaya lunes ako pupunta, may pasok yung mga tao, di ba, busy, so wala halos tao doon kung pupunta ako ng umaga. Ayaw ako papuntay ni Lord ng gabi. Uy, mag-open cam na mo kayo. Nancy! Tulog yata. Kalaw-kalaw na kayo dyan. Yan, sorry ah. Ano sabi ni Brother Sado? Naanto ka ba, Nance? Okay lang. Sorry ah. Okay. 2019, 30th National Prayer Gathering. Anong sabi ni Sado? Ano bang mangyayari dito sa generation natin this last days? The pure glory is coming to be poured in. The pure glory daw is malapit na ibuhos. If it gets poured into the unsanctified vessel, the glory will be corrupted. If that's happened, the last generation will repeat the same mistake na ginawa dati ng mga prophets. No matter how severe the trials, kahit daw gaano katindi yung trials sa temptation na makarating sa inyo, you must not move. Huwag kang gumalaw dyan. Huwag ka rin magreklamo. Stay put. When the time comes to move, sabi ni Sado, galaw ka, move. Before pandemic pa ito. Alam sabi ni Stephen Francis, brothers and sisters, our ministry is not the answer to this generation. Paano ito tatanggapin ng mga pastor? Our ministry is not the answer to this generation. The answer is God alone. Kaya tayo nabubuhay sa will ng God. Ay, dapat may ganito tayo. Ay, dapat may ganun din tayo. Ay, sila ano, nagganito na. Dapat meron din tayong ganito. We cannot do that. For the sake of men, we cannot do that. Hindi natin pwedeng gawin yun. Kaya hindi, kung minsan baka hindi nyo kami naiintindihan ni ate, ano, kaya ang galaw namin ganun. Hindi kami tumitingin kung paano gumalaw yung mga churches ngayon. Ay, may cell group dito, may pumunta sa ganito, may lumipad sa ganun, may nag-ministeryo sa ganito. Dapat tayo din may ganito, Juden. Hindi kami nagkukumahog ng ganun. Nakarelax lang kami sa presence ng Lord and we ask, Lord, how do we do this? Paano ito, Lord? What's next, Lord? So, dahil doon, glory to God, naintindihan ninyo na bantayan ng Lord yung mga taong lumipas sa atin. Amen? Lumipas? What do you mean lumipas? Nawala? Our past years, nabantayan ng Lord. Hindi. Kasi, lumipas, ko lumipas eh. Nanay, lumipas eh. Isip ko lumipas. Iba naman yung... Huwag pag ginamit sa taon,
It's past. Nakaraan. God is looking for a people who will kneel and agonize with Him. It is possible that we spend less time in the meeting and planning and more time in praying. Hmm. Pinaalala niya to sa mga leader, huwag masyadong maraming plano, rather spend time in praying. Ngayon, to the Lord. Yun ang topic ko last time. Go back to your first love, di ba? Oo, di ba? So, huwag tayong maingit ha. Oh, sabi nga nila, pag inggit, pikit. Huwag tayong maingit. Kung sobrang active yung mga church na nasa labas, okay lang yan. Eh mamaya doon sila dinisign ng Lord eh. Okay lang yun. Okay? We need to enjoy kung anong pinagagawa sa atin ng Lord. Alam niya minsan ang tao, ba't nalulungkot? Kinukumpara niya yung sarili niya sa iba. Yun talaga yun. Judel. Pag iniumpisaan mo. Merong ganitong hello. Mindset dati. Okay, sa isang church ang division, merong prayer group, and then merong pastor, and then merong deacons, may elders. Ganun ang division of work, 'di ba? May Bible teacher, naka-divide 'yan. Tapos may usher. Pero nung pumasok yung that was the kasi kung nakikinig kayo ng mga past teaching sa IFP, tsaka yung mga iba pang mga teachings, merong tinatawag na church age. The church age. Ngayon, lipas na tayo sa church age kasi yan yung time ng panahon na kung saan nag-uumpisa yung church, lumago. Physically. And then, nung pumasok na tayo at papunta na tayo sa millennial age. Nasa gitna tayo ng church age. Nasa revelatory age na tayo. Tapos, nasa pagitan tayo dahil ang susunod is the millennium age. Okay? Amen. Yung revelatory age is dito pumasok yung mga new revelations. Dito mo makikita na umusbong bigla si Sadu, parang kabute. Umusbong si Nevi, umusbong yung mga propeta. Bigla naglabas yung puno na to. And then, nagkaroon ng changes sa IFP. Doon ko narinig na kasi talaga ako nakikinig ako ng pag foreign yung ano, tapos tinitingnan ko rin yung sinasabi ni Bishop. Tinitingnan ko kung parang nagko-connect. Tapos nakita ko na nag-connect si Bishop Dan na nag-agree siya na oo nga naman, iba na yung ano ngayon, ang gusto ng Lord, pastor ka na. Intercessor ka pa. Gusto ng Lord, missionary ka, intercessory ka. That was the intro pa lang ng revelatory. Double portion ng anointing. Ngayon, habang lumalalim tayo sa revelatory age, nasa ano na tayo, that was the introduction, ano? Ngayon, ganun ang hatian ngayon. Ibig sabihin, hindi mo naaasahan ng intercessor to pray for you dahil ikaw mismo, grinom ka na ng Lord to become an intercessor kahit ano pang position mo sa church. Pero, papakan niya na yung kaya lang, Judel, hindi na catch up ng church yon. That's why nabuo yung mga house churches. Inalis ng Lord. Kasi sabi ng Lord, wala, nakaprogram pa rin, hindi makagalaw eh. Intercessor na. Hindi makagalaw. Oo. Kasi galing kami, naranasan ko yun first hand eh. Yung panahon ng introduction ng revelatory, napunta talaga kami sa church na kung saan first time ko naka-encounter na ang church namin ay intercessor. Gumangawa yan sa harapan ng pulpito. Kapag hindi niya na-feel sa Holy Spirit na mag-preach, buong service namin, gumangawa lang kami. Umiiyak lang kami. As in, wala talagang preaching. Pagkatapos namin mag-worship, tuloy-tuloy na. Intercession na talaga. Ganun yung pastor namin. So, yun yung training namin, ano. And then, habang tumatagal... Yung pastor yung Chito ba? No. Tapos, iba yon. Produkto siya. Ng church na yon. And then, habang tumatagal, Judel, Ate Marlene, Ate Jen, Nancy, yung nasa... Actually, ang age natin ngayon ay nasa patapos na ng revelatory age. Kasi susunod na millennial age na. So, dito naman sa patapos na, dito naman nagsipasok yung mga revelation nung kay Bruce Allen. Yung transitional ng from double portion ng anointing
papasok yung seven spirits of God. Ibig sabihin, sevenfold ng spirito ng Diyos. Hindi siya yung naka-double portion lang. Kaya kahit isa ka lang, you can, kung nakikinig kayo, you can function as many as hanggat kaya ng katawan mo. Pwede ka maging David, pwede ka maging Elijah, pwede ka maging Esther, pwede ka maging Joseph. Basta lalabas sa'yo lahat ng anointing dahil bakit? Full package si Jesus Christ eh. Full package. Yes, full package si Jesus Christ eh. Sabi ng Lord, greater things you will do eh. Hindi ka limitado lang as prophet, as teacher, Lord, as evangelist. Truly, truly, I say to you, you will do greater works since I'm coming back to my Father. Ngayon, eto naman ngayon. Dahil pumapasok yung ganun, hindi yun, again, nakaka-church ng church, ng as a body. So again, that's why, nag-raise up na si Lord talaga ng army. Army out of nothing. Kasi hindi niya mabuo-buo sa loob ng traditional eh. Kasi kinokontrol yan eh. For example, ito sample ah, naranasan ko yan sa church. Ilang beses nag-attempt si Lord na bumuo ng house church for 3 decades sa akin sa buhay ko. House church? Hindi mabuo-buo. Kasi yung una kong grupo na intercessory, I was only a teenager, 13 years old. Nagtataka rin yung mga intercessors na kasama ko. Take note, ako lang ang bata. Bakit kaya parang gusto ng Lord's house tayo mag-gather? Ayaw ng Lord na sa church tayo. Tapos nagpupunta kami talaga sa bahay ng isang intercessor. Hindi nila alam na nagtatry na si Lord magbuo ng house church. Tapos yung second attempt naman ng Lord, yung isa pang church na pinuntahan ko, ganun din. Yung mga intercessor, nagkakaroon ng confusion kasi bakit parang ayaw ng Lord mag-meet tayo dun sa church kasi gusto ng Lord dito tayo sa bahay. Kasi mas nakikita namin yung laban, mas alam mo kung bakit? Kasi sa church, limitado lang ang oras dahil nirerentahan. Pangalawa, may mga protocols ang simbahan. Yung pangatlong attempt, yung kay Ate Amina. Ngayon, nung nagka-gather na sila Ate Phoebe sa church, sa bahay ni Ate Sylvia or Ate Phoebe na para mag-pray, kasi nakakakita na sila ng mga atake sa church, natunugan ng pastora at binansagan na illegal assembly yung mga nagpe-pray sa bahay. Diniklear yun sa pulpito, ah. So, para bang, paano kung nadidiscern namin yung pastor may problema? Paano kung ikaw yung pinagpe-pray namin? Nataon na nalaman ng pastor na pinagpe-pray siya. Masama pa pala yun. Napasama pa pala, no? So, it happened na may injustice na nangyayari. Hindi talaga makakagalaw yung army ng Lord na intercessor sa loob ng church because andun lahat yung ano eh, hadlang eh. Nilabas ng Lord. Trabaho ang enemy sa loob ng church eh. Kaya nga. Hindi naman great battle sa loob ng church. Kailangan hindi naman nasa beer house. Kanya na yun lahat eh. Go ahead. That's the reality. Ang gagawin niya doon sa beer house, kanya na lahat yun. Yung mga nagbibidyo, okay. Pakialam niya dyan. Saan siya? Doon siya sa mga nagtatrabaho sa kingdom ng God. Amen. Tahanan, bahay, trabaho, Bible school works, di ba? And so on. So, ang hirap, no? Kung yung mga Bible study ay mga pastor or mga churches, sinasabi nila na hindi na makapasok ang enemy. Because ang totoong great battle is nasa loob ng church, nasa loob ng ministry, nasa loob ng worship team, and so on. Andali na lang. Judelas na lang to. Ang gusto kasi ng Lord, hindi na yung pastor depende sa intercessor to pray for him. Lahat tayo to be groomed as an intercessor. / the life of Jesus is in us. Kasi yun yung ultimate goal ng pagka-Kristiyan natin eh, maging katulad ni Kristo. Na mayroong intercessory life. So, I mean, hindi na ngayon yung parang you can be used by God in a way na gusto niya, whether whatever he wants us. Kasi aandar ka sa prophetic, aandar ka sa teaching, aandar ka sa mission, aandar ka sa healing. So lahat ng yan maglalabasan. Kaya lang, the very first requirement is character. Mabuo muna si panganak muna si Kristo. 'Di ba? Kaya dadaan talaga tayo sa ilang. So yung mga tinawag ng Lord bilang army, dadaan talaga sa disyerto para ma-train. So, hindi talaga ayon sa inyo yung gusto nyo. Yeah. Sige, yun lang. Hindi ayon. Kasi para pakinabangan tayo sa kingdom ng Lord, hindi ayon sa atin ang sitwasyon. Sa sitwasyon ng lahat-lahat, naranasan ko yan bago mawala si nanay, trinayin na ako ng Lord sa ganyan na walang umayon sa gusto kong mangyari.
kahit sa pamilya ko, walang kumayong. Para lang matrain ako ng Lord mag-humble. Para lang matrain ako ng Lord na wala kang pwedeng sandalang tao. Ako lang, anak. Ako lang. At hindi ka magbabago kung wala kang mga ganyan. Hindi. Hindi mo kayang, hindi lalabas yung karakter ng Panginoon kung laging umaayon sa atin ang sitwasyon. Bakit? Paano ka magpapatawad? Paano ka magmamahal sa kaaway? Diba? Paano ka magsasakripisyo? Eh, malinaw yung sabi ng Lord, pick up your cross and follow me. No? We need to pick up our cross and follow Jesus. God is looking for the people who will, ito, everyone, ito ha, kailangan ninyo itong maintindihan yung sinabi ni Sado. Everyone of us has a place of calling. Amen. Okay? Yeah. Oh? Yep. Yep. Everyone of us has a place of calling. Pero, we cannot pick and choose what you want. As a soldier, you surrender your rights. Hindi nyo pwedeng sabihin, Lord, dito ako sa ministry na ito ah, kasi dito mo ako papakinabangan. Hindi ko ang pipili. Like, hindi mo pwedeng sabihin, kung pinauwi mo na Lord si nanay, pauwiin mo na rin ako. You cannot do that. Kasi si Lord ang nakakalam ng standards natin eh. At si Lord din yung nakakalam kung saan tayo papunta. God will pick kung saan kayo lalagay. But for now, nandito tayo sa ministry natin because dito tayo nilagay, di ba? Pero darating kasi na ilalabas na yung calling ng individual sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, mag-ooperate ka mag-isa. Mag-ooperate tayo as a team. Doon natin papakinabangan yung operation ng God in the future. Prophetic words are good. However, when it comes to the major decision in your life, you must hear from God directly. Like Ate Jen, sabi niya, eh, humingi ako ng ano talaga church kay Lord Judele. Alam ko dito talaga ako. She hear from God directly. Nag-pray siya and alam niya, ayun, ito yung sagot. Guard the loins of your mind with the truth. Don't let anyone rob you with your special destiny. Like kagaya ng sinabi ko, enemy will rob it. Uy, dito ka na lang sa church na to. Kasi, ano, di ba? So, kung umayon ka doon, nilakaw na ng kaaway yung destiny mo kasi hindi ka naman talaga para doon. God is going to raise up a woman army today that will fight against Jezebel army in these last days. Bili nito ni Stephen Francis. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit ang mga babae lumilipad ang mga woman sa obedience sa Lord. Oh, ito ba? Ilang ba kami dito sa online? Dalawa lang kami. Dati, tsaka ako. Ano ba yan? Dami yung kababaihan. If God, kaya Ate Jen, Ate Marlene, Nancy, imposible yung wala kayong marinig sa Lord. Because ang sinabi dito, last days, ang babanat sa last days enemy, ang opponent is yung last days remnant ng Lord ng mga babae. Silang makakarinig directly from God. Ladies first! Napaka-gentleman ni Lord, no? Sorry, Kuya Yan. Yan, okay? If God can see the purity in our hearts, the purity in our worship, then He will trust us the anointing na hinihiling mo o iniiyak mo. The Lord wants to see first the purity. Ganun mo ba siya kamahal? No? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ano sabi ni Bruce? Speak in truth. Okay? Walk in truth. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Do not deny kung anong meron tayo dito. Eh, yun yung meron tayo eh. Do not deny. Speak the truth sa mga tao. Okay? Model the truth and let the light shine. Upon give you peace. Okay? Mag-shine. Okay, na, go.
Magsasign yun na. Ay, huwag mo ipitin yung isang papel. Nasaan na? Hindi. Yan, yan. Huwag mo ipitin. Kasi isa-serox ko pa. This is the coming forth of burning ones by the church. So, who's going to see the Lord in such that 2020 binishwalize ni Bruce Allen that the Lord will have the burning desire na may encounter siya ng mga church in such clarity. 3 years na. Magpapasok na tayo sa 4 years. With coming in, ano yung such clarity na to? Ha? Aling natin, balikan natin. How can we see God in such clarity? Number one, God provided us new revelation. Amen. Amen. God provided us pure instruction. Amen. Amen. God provided us shield of protection. Judel, sorry. Yung pure instruction, yung nakuha mo nung IFP, nung Feast of Tabernacles, diba? Grabe yon. Tapos biglang nagulat na lang tayo, yun yung naging mandato nila. Diyan bala is to pray for Israel. Naging mandato ng buong ano. Binigay mong sulat na anonymous ka. Yung simpleng obedience, magbubunga ng napakalaking impact sa body of Christ. Kaya huwag niyong maliitin ang mga sarili niyo. Kasi there will be a time na kayo naman ang gagamitin. That is the encounter. Yun ay clarity kung encounter kay Lord. Minsan, kaya hindi yun marirecognize si Lord kasi, ay, sabi nila, may sabi ni Bruce Allen, makikita ko ng pure clarity na makikita na ng church ng such clarity si God. E ba't di ko nakikita yung mukha niya? Mali. Hindi lang mukha ang pwede ninyong ma-encounter kay Lord. Sabi ulitin ko sa inyo, we encounter God daily kapag binuksan natin yung Bible. We encounter God daily with Him. We encounter God daily. Kapag nagmamahal tayo, kahit na asar pa tayo. Kasi hindi niya yung kayang gawin natural na tao, di ba? Encounter God in such a way, little ways na akala niyo hindi niyo kasama si Lord, pero kasama niyo pala kasi, wow, Lord, nagawa ko to. Ibig sabihin, na-encounter niyo si God, no? Kasama niyo si Lord. Ay, Lord, yung kinainisan ko, na-overcome ko na. You should be proud, no? Kasi, ibig sabihin, nakasama mo si Lord kasi may self-control ka na. Kasi isa yun sa bunga ng banal na espiritu, no? Alam niyo, napakahirap i-practice ang self-control. Lalo na kung hindi natin kasama ang Panginoon. Yan ang pinaka-best and worst enemy ko. Yeah. Okay? Kasi, huwag niyo yan minsan, di ba, bigla na lang bubulusok yung damdamin natin. O kaya, bigla na lang, ewan ko, basta ang dami niya, no? Carried away, kumbaga. We're coming into the hour where the extraordinary will be normal for those so passionate with God. Magiging normal yung mga supernatural things. No? For those lang na nagpa-passionate sa God. If we're chosen to come to this earth, we have, kung pinili daw tayo para sa generation na to, then we need to be alive. Amen. We need to be alive. Para pakinabangan pa tayo ni Lord hanggang sa pinakadulo kung kailan niya talaga gusto. So be it. We need to be alive. So our preparation daily is, siyempre, yung repentance natin. Kasi aminin natin, araw-araw tayong magkakasala sa Lord. Diba? Ayaw man natin o hindi. Nangyayari eh. Kung nalabas pa yung mga failure natin na mga karakter sa mga mahal natin sa buhay, sa sarili natin, sa decision making natin, no? May mga ganyan pa tayo. Pero hindi ibig sabihin, makukondem ka. Kasi pag nakondem ka, you don't want to pray. Ay, lagi ko na lang nagagawa. Ayoko na magdasal. Alam niyo ba ang tawag dyan ni Sadhu? Pit of lies. Pit of lies ng enemy. Ay, nakakahiya na sa Diyos. Paulit-ulit ko itong ginagawa. Remember, Jesus died for the sinners and for the lost. For the sinners and for the lost. So minsan, no, yung ano natin dito sa Pilipinas, magsisimba ka, masusunog ka. No?
Uy, magsasimba ka, masusunog ka, hey. Para sa kanila si Jesus, hindi para sa atin. No? Tayo na naligtas na ang tinatrabaho na natin, yung salvation natin sa Diyos, na hindi man ako nagpapalit. But for the lost, they need Jesus. Diba? They really need God. So be it, diba? Kung pupunta sa church, o anong paman, they need God. The Lord is for the lost, for the hungry. Tama ba, Kuya Ian? Yes. No? And then here to come the righteous but sinners in repentance. I desire mercy, ayan, not sacrifice. Okay. Marami sinabi sa comparison. So, anong desire ng Lord is habag. Mercy. Hindi. So, pag kinumpare pala natin dito sa earth, anong kakainin ng Diyos? Yung napatawad ba natin yung kaaway natin? O yung nagbigay tayo ng offering na napakalaki? Anong kakainin ng Lord ko? Pero yung malagay, pero yung nauna mo sinabi, mas malaga. Kasi, okay. Diba? Kasi, ano yan eh, kapag ang status natin dito sa bilang tao na sa earth, okay, hihirap pa patawarin kasi, okay, tapos bigay tayo offering, no? Tapos, ayaw natin patawad. So, wow. Ano yan? Put the person to the altar and reconcile to your brother. Hindi kakainin yung offering natin sa Lord. Kahit na nagkakain pa tayo ng 10 milyong pulubi as an offering sa Lord, the Lord will not eat our offering. The Lord will not honor it. Okay? Kasi nilagay niya na yan sa Biblia eh. Kaya nga sabi ni Kuyo, may rather, ano, Kuya? Sabi ni Lord, I desire mercy not sacrifice. Don't kill all the righteous but sinners in repentance. Marami yun. Sige, di ba? So mas tinatanggap ng Diyos yung puso natin na passionate, mahabag sa tao, umulong sa tao, magmahal, magpatawad, higit sa kahit anong offering. Yun yung pinaka-point dun. Higit sa kahit anong offering. One time may narinig ako, kaya daw siya pinagpapala ng Diyos kasi nagpapakain daw siya sa may hira. May mga, ano siya, may mga, ang tamo, meron siyang mga foundation? Parang ano? Foundation. Food outreach? Ganun? Outreach ministry? Yes. Marami siya. Pero pag tinanong mo siya kung anong nilalaman ng puso niya, ang wish mo. Ano na? Sorry ah. Pero pag tinanong mo siya kung anong wish niya. Ano? Sorry ah. Ano? Ang wish niya, maglaho na sana yung kaaway niya. Oo nga eh, kasi... So, yan yung pinakamalungkot. Makikita mo yung tunay na naglilingkod sa Diyos pagdating sa tinitibok ng puso niya. Hindi sa ginagawa niya sa araw-araw. Ano yung tinitibok ng puso niya? Alam niyo, minsan pag nakaka-encounter ako ng talagang mayaman, yun ang tanong ko, kumusta naman po yung heart niyo? Dinadiagnose ko yan agad nang hindi nila nalalaman. Tapos, ano po bang prayer request nyo? Kinaganan ko. Bakit? Wisdom yun ng God eh. Dinadiagnose ko siya. Pag nakita ko yung ganong attitude, run for your lives. Hindi na ako sa isasama. Sorry, ayoko na sa'yo. Run for your lives. Sabi niya parang ni Lord, didn't come here to be served but to serve and give life ransom to many. Maraming ko si Lord. Sabi niya, so, yan. Marami yun. Yung mga so, parang yun, quote and quote niya na good to be, parang ganun. Na realidad, Kuya, ng buhay. Diba? Na talagang i-apply, na talagang ma-apply at nangyayari sa realidad ng buhay natin bilang mga tao dito sa earth. Pag inubos mo nga basahin yung Proverbs, malalaman mo, ala, lahat pala ito nangyayari dito sa earth. And sinabi na pala dito sa Bible, no? Something like that. Kaya,
yung bang awareness natin sa paligid natin. Kung dito tayo sa Earth, okay? And please, ako'y magpapaalala sa lahat na isama natin araw-araw sa prayer natin yung bang last 2 minutes. Sige. So, yung prophecy na hinint ni David Herzog, hindi ko maalala kung sino sa kanila mag-asawa. Ang sabi nila, nakita nila na naka-bubble wrap yung protection sa mga Christians. It's like invisible wrap, pero kulay hugis bilog. And then, after nun, nakita nila na ang mga tao naka-gas mask, okay? Ganun nakatindi yung virus. Focus kayo. Pagkatapos nun, nakita niya na yung isang Christians, parang yung planning, may preparation tayo kasing ginagawa, no? Kailangan niyo tong revelation na to for the future na hindi kayo matakot magbubad ng gas mask ninyo. Kasi you need to sacrifice for others. Nakita ni David yata na yung isang Christian, pinakita ng Lord na tinanggal ng kung Christian yung gas mask niya, binigay niya din. At dahil binigay niya sa unbeliever, nakasurvive yung unbeliever. Pero yung Christian na nagtanggal ng gas mask, hindi namatay. Okay pa rin yung Christian. Okay? So, yon. So, isa yan sa pinag-uusapan namin ni ate. May 2024 yung mga pwede nating maging preparation for the coming event. Sama yan sa pinag-uusapan namin ni ate. Pero hindi namin binababasa inyo kasi hindi pa full yung instruction na binibigay sa amin ng Lord. And maraming loss because nakukuha sila ng revelation pero walang silang instruction. Hindi nila naririnig yung instruction ng Lord or hindi sila nagsasubmit sa instruction. Maraming loss because of that. They heard, yes. They have revelation, yes. Pero pagdating sa instruction, mayroon silang umobey o hindi nila nakukuha yung full instruction ng God. Medyo mahirap para sa kanilang makakuha. So nag-failed pa rin yung prophecy sa kanila. Nag-failed pa rin kung ano man yung nakukuha nilang revelation. So hanggang doon muna ako kasi overtime na tayo. Mag-pray tayo ng protection for this week.